Good evening, guys. Welcome back to Sash Factor Facebook Live Chat Series, your online feel-good pageant show. You're the most requested girls ever since our live chat series began this pandemic. So we're granting your wish come true right now as they are finally here in the house. Please welcome the reigning Binibining Pilipinas queen, starting off with Binibining Pilipinas 2019 Globe, Miss Leren Bautista. Hi, Leren. Hi, everyone. Kamusta? Ang ganda-ganda pa rin nila. Okay lang. Wow. Kagigising ko lang. Wow, woke up like this lang. Hindi ako prepared. Pagkatulang ko yung pain si Eva. Sige. More on that. Next. Thanks, Leren. Next is Binibining Pilipinas Intercontinental 2019. Emma Tiglao! Hi, Emma! Welcome to the show! Hi! Wow! Isa rin, uy, ano? Hindi ko alam mag-re-prepare. Wala akong makeup. Gising ko lang. Wala akong makeup like, lang. Talaga? Ilaw nyo naman, girl, guys, so viewers, litaw na litaw ang kagandahan nila even with less makeup. Diba? Talagang wow! Okay, thanks, Leren and Emma. Next is Binibining Pilipinas Grand International 2019. Say hello to Miss Aya Abesamis. Hi, Aya. Welcome back to the show. Hello, everyone. Thank you for having me again. It's nice to see you all. Hello, girls. Hey. Parang Charlie's Angels lang. Tumagot ka, Emma. Ang ganda talaga ng ring light ni Aya. Gusto ko pili niyo. Yung maganda na, tapos yung maganda na, tapos ang ganda pa ng ring light, wala na, uwian na. Thank you, girls. And last but not the least, she's also here! Binibining Pilipinas International 2019, Patch Magtanong! Hi, Patch! Hi, guys! I miss you guys! Thank you, Adam, for preparing this reunion for us. A bit, ano lang, kahit apat lang kayo. Before we start, yeah, for those asking bakit wala si Gazini and Resha, I also tried reaching out to them, but both of them are unavailable to do this right now. They had a prior commitment. Resham is in a work-related event in Bali, while Gazini just told me na she simply couldn't make it tonight. Yun lang. So, thank you so much. Can we greet our followers, our viewers who are tuned in right now? Ayan, ang dami na nila. 70 viewers. Luis Leonardo. JD Sevilla, thank you. Mga natural beauties daw kayo talaga, sabi JD Sevilla. Adonis Javier is saying, ang fresh niyong lahat. Ayan, nakikita niyo naman, di ba? Tapos, bagay na. Ano, Emma? Ayan. So, si James Darius Declar is saying, hi, can we greet Sir Bessie Pesana? He's tuned in right now. Hi, Bessie! Hi, Sir Bessie! Nakaka-touch naman, nanonood si Sir Bessie. Talagang sa start talaga nanonood. Nakakatuwa. Thank you, Sir Bessie. Tomorrow, abangan niyo siya. He also has an interesting lineup of guests tomorrow night. And then, si Angelo Christian is also saying, so beautiful, ladies. Daryl says, he loves you all. So, girls, before we start this interview, let's establish some house rules first. Guys, you can only ask questions related to Binibining Pilipinas. Anything not related to Binibining Pilipinas, I'm so sorry, guys. As early as now, I won't be able to ask those questions. Okay? Peace out sa mga viewers natin. So, ayan na, may disclaimer na ako. So, I hope na you're hearing it loud and clear. We can only ask these girls anything about their journey in Binibining Pilipinas or anything that has something to do with Binibining Pilipinas. So, other than that, humihingi na po ako ng sorry sa inyo in advance. Okay, guys? Patch, ang ganda raw ng mag-red lipstick ka rin daw. Ah, wait lang.
Ayan, nakikita nila. So, Tita Desiree, Aya's mom, si Tita Desiree is also watching. Tita, hello! Hi, Tita! Hi! Hello! Tita, order ulit ako ng ube cheese pandesal. Abangan mo yan, malapit lang. Space out ko lang. Sarap ng ube cheese pandesal ni Tita Des. Ni Tita Des. Sorry, order din kayo. 250 lang. Bessie is saying, Sir Bessie is saying, ang gagaganda ninyong lahat. Hello, Leren, Aya, Emma, and Patch. So, ayun. So, natutuwa siya na may pagganito tayong reunion sa Sash Factor. Scott Jenner is also watching. Hi, yeah, thank you for watching, Scott, even Ricky Leonardo. So thank you so much. Super pretty niyo daw lahat, beauty queen. So yeah, so let's start. So ano ba, girls, what have you been up to since this whole pandemic began? Si Patch muna tayo. How are you spending your quarantine right now? Let me just say, yung baul photo na nilabas mo, kahit tapos na yung competition mo, parang feeling ko, nagpapasabog photo yon. Alam mo yon, it's still giving us a lot of goosebumps. So, alam mo yon, ano feeling mo na parang you're still giving, we feel that you're still giving a lot of contestants a run for their own money? Huh? Thank you for saying that. Actually, I don't post much, if you notice. And nagigilty nga ako because I know like people are waiting for my updates, ganon. Pero sadyang di talaga ako influencer type na I make my own content like Leren, Aya, and Emma. So talaga yung mga pictures na pinapost ko, like hinanap ko talaga yon so I can at least update people what I've been doing. But to be honest, sobrang my life, I'm just at home kasi trying to be safe with the pandemic. And syempre, my parents are not that young. Magagalit sila pag sinabi kong old. Pero, you know, you gotta be careful. Baka ma-award. Pero, you know, honestly, diba, better be safe than sorry. Wala rin naman akong reason lumabas. So, I'm just at home. So, wala akong mapopost para sa inyo. Kahit stories, wala akong mapost. So, I hope you guys forgive me for that. And then, about the giving the candidates a run for their money, ingit na ingit nga ako sa kanila kasi ang dami nilang pasabog sa quarantine. Diba? Puro bago yung photos. Paano nila ginawa yun? And nakaka-miss mag-compete. And I do sympathize with them kasi ang hirap nung time na pagka-compete nila. You have to be innovative. You have to be fresh all the time kahit ang tagal na ng competition nila. Pero nagagawa nila. Ang galing-galing nila. So, yun. Diba? Marami ka pa bang nakatago sa baul mo na i-release mo in the next few weeks to come? Ano? Isa na lang. So, bandang mga November, abangan. This is what I love. Miss ko talaga sense of humor mo, Patch. Grabe. Hindi lang dimples, pati yung ano, sense of humor mo. Grabe. Iba pa rin talaga. Yung pag talagang masaya talaga sa Araneta City. Hindi yung joke. Nakamiss talaga ang Binibini. Isa na lang picture ko kaya dapat naka-space out. So talaga literally November, no? Okay, punta naman tayo kay Josa Emma na talaga, oh. Emma, you look as radiant as ever. Yung totoo, diba? Don't you agree, guys? Si Emma, parang feeling natin lalaban pa rin sa mga pageants with all her recent photo shoots. Diba? Left and right. So, tanong ko lang, how are you practicing social distancing with your photo shoots right now, Emma? Actually, yung iba, parang mga nakatago na lang din yun sa baon na nilabas ko na lang din. Parang throwback. Kasi ang tagal na, kailangan mo mag-upload, mag-update, diba? Kailangan din sa social media. And yung recent na profile picture, I don't know if na-notice nyo yun. Yun yung bago. And doon naman sa photo shoots, of course, nandun yung face mask, face shield and alcohol, hindi yun nawawala. And yung wala nang beso, which is nakakamiss, and yung hug, alam mo yun. Pero kahit wala naman talaga yung mga ganun na bagay, mag-feel mo naman yung love, yung connection nyo, kahit wala yung affection na ganun. Diba?
Support you, support you. Diba? No, tama naman din talaga. Ako, naririnig ko sa ibang mga contestants din. Nag-rapid test sila before and after the shoot. So, okay lang yung mga gastos. Magastos talaga ngayon kapag mag-shoot ka or something, diba? Pero kailangan naman yun for our safety also. True, diba? Actually, kung may swab test nga lang na alam mo yun na kasing bilis ng rapid test in terms of results, diba? So, yeah. So, si Leren naman, punta naman tayo kay Leren. Leren, paano mo nakuha? Yes. Kamusta natin ang bagong Myra E. endorser, si Miss I Know, si bagong Miss I Know, right? So, how are you I able know, to right? land? I know, right? Okay, kwento ko yung ano, kung paano ko siya nakuha. So anyway, parang few weeks ago, parang naghanap sila, looking for someone na pwede mag-Myra E. And then, parang may isang agency na nag-message sa akin. Sabi niya, "Oy, try ko daw mag-VTR and then send it to the agency and then to the client. Baka maging, parang baka ako yung next Myra E." Tapos at first, parang ako, ay, parang nahiya ako kasi feeling ko hindi ako ready, gano'n. So, maraming doubts pa. Tapos, edi pang napadagpas ko siya kasi kailangan merong, parang may time limit lang kung hanggang kailan ka magpapasa and all. Tapos, na-miss ko na siya. So, missed opportunity na siya. And then, meron pa ulit nag-contact sa akin na agency, which is si Harley. So, min-message niya ako and then sabi niya, "Leren, why not try na mag-VTR for Myra E?" Tapos sabi ko, ay, second time na, So, second time na to na may nagtanong sa akin, tapos in-invite ako to go to have a VTR and send it to them. Tapos sabi ko, ayoko nang i-miss yung opportunity kasi na-miss ko na yung isa. So, ayoko na i-miss yung pangalawa. Di ba, Emma? So, grab. So yun, grab ko na yung opportunity dun sa second time. And then, adi nagpasa na ako ng ano. As in, talagang putyo-putyo lang yung sinend ko na video. As in, walang ayos. Tapos yung buho ko nun, medyo gulo-gulo pa. Para lang pumasok dun sa time limit. Kasi hanggang parang 4 PM lang yung pasahan. And then, eventually, napasa ko siya. Tapos, mga 2 days after, nag-message akin for final casting. Tapos ako nun, medyo natatakot kasi, di ba, because of the pandemic and all, tas Manila siya. So, okay naman yung agency kasi they are very prepared. They follow the protocols na kailangan naka-face mask and then lahat social, we practice social distancing. So, maunti lang din yung tao sa set. Tapos, very careful din sila sa lahat. Yun. So, after nun, so, nagpunta ako and then nakuha ko siya eventually. Eh, noong una pala, parang sabi sa akin, tinanong ko kung ano ng balita, blah, 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 and all. Tapos, parang tinanggap ko na nawala na. Oh. And then after... Tapos, talagang parang, meant for you. Hmm? Meant for you. Tapos after 3 days, parang, so tinanggap ko na nawala na. So parang ako inilis ko sa isip ko na wala nang chance for Myra E and all. Tapos biglang nag-message sa akin na tumawag sa akin. Sabi nila, "You got it." Tapos parang ako, "Ha, I got what?" Kasi parang tanggap ko na nawala na. So sabi ko, "I got what?" Tapos sabi niya, "You're the newest Myra endorser." Tapos parang ako, "Oh, wow." Ganun lang yung reaction. Hindi, pero sobrang saya, sobrang ano, hindi ako makapaniwala na nakuha ko siya kasi tinanggap ko na nawala na. So parang if it's meant for you, the universe will do everything to push you, push through whatever to make it happen for so, you. So yun. Tapos parang nakuha ko na siya, tapos eventually na ano na, naramdaman ko na, ay, ano na pala, totoo na pala yun. So, yun. So, yun yung kwento behind the Myra E endorsement. Congrats! Ay, nawala siya. Pero alam mo, gusto ko sana sabihin sa kanya. Si Emma may tanong. Pero alam nyo, hi, Leren, welcome back. May tanong si Emma. Yes, nawala ako.
Kamusta daw yung shoot mo? Oo, it's okay. It's okay. Kamusta daw ang ano nyo? Kamusta daw yung shoot nyo? Okay naman yung shoot kasi before kami mag-shoot, nag-rapid testing kami. Tapos, mayroon doon na kabantay para ma-practice yung social distancing. Kasi bawal talaga magtanggal ng mask. So, very safe kasi hindi pwedeng matuloy yung shoot kapag may nakitang isang tao na hindi nag-mask or hindi po nag-follow doon sa protocol. So, very strict sila with the shoot. Mm-mm. Diba? Alam mo, tama naman talaga na parang we still have to practice social distancing and all other safety protocols just to ensure the safety and well-being of everyone in the shoot. Pero alam mo, natutuwa ako na I don't know, hindi ko naman nasusundan yung endorsement mo, pero for me, getting you as their new endorser really gives a positive image na talagang, you know, Morena Beauties could really also... Yes, first time. Kasi nagulat ako, it really sends a strong positive message about your type of beauties na talagang, di ba, usually it's always fair skin. If they would usually get fair-skinned white models or endorsers to pitch for the product. Pero with you coming on board, na parang, wow, di ba? So talagang, love your own skin talaga. It's nice na talagang they're now very appreciative of what true Filipina beauty is, di ba? Yes. So congrats, Ellen. Thank you. At dito naman, congrats. And last, feeling ko malakas nakatulong talaga yung binibini ano mo, legacy status mo. Feeling ko lang, ako lang naman yun. Diba girls, feeling ko lakas ng ano ng binibini yung branding ng binibini 'di ba? Eto, si Aya naman, tignan niyo naman ang short hair ni Aya. Who would have guessed na babagay kay Aya yung ganyan ko ano? Always sa binibini. True. Ang ganyan yung hair ni Aya nung na-meet ko siya. Oh, diba? Way back, 2000 and, I don't know, college. College mo. Oh! Yeah. Oh, I thought this is your first time to wear that kind of hairstyle. No, so, way back, I also donated my hair. So this is the second time that I donated my hair. So paano pa yung ayoko na sumundot. Pipilya sana ako eh. Pero can you tell us the inspiration behind your new hairdo right now for the benefit of the viewers watching? Well, it's been a while. I always had this long hair for quite some time. I think the last time I cut my hair was 2009 and then I grew it all out. Recently, during the pageant scene and also the pandemic, my hair was almost like until like a mermaid cut. So, mga until ano na, likod ko na, malapit na sa may puwet area. So, sobrang haba na niya. Napagod din ako sa hair ko eh. And I also thought na parang maybe I just wanted a new look. I wanted to like at least have less weight on my body. So, I still had that same factor of like thinking of donating my hair and I pushed for it. So when they cut it, it was 13 inches. Jed Jimenez cut my hair and then I donated it to the Hair of Hope. And yung hassle lang kasi sa atin with the pageant scene, diba, natitreat yung hair mo, my colors and everything. And there's a lot of like charities that wouldn't really allow your hair to be donated if it's like that. But with this one, the Hair of Hope in Shangri-La, Makati area, they allowed me to do that. And I'm very, very pleased. And I was also surprised that they gave me a certificate knowing that my hair is legitly being donated. So I encourage everyone who wants to cut their hair, at least do the same. At least give someone hope. May bagong advocacy si Aya. Additional. Wala lang. Palapak na lang ako. Ayoko na, hindi na ako susundot. Anyway. But, you know, girls, thank you, girls, for sharing all the things that you've been doing this quarantine. How do you feel na it's been more than a year since you've been reigning for more than a year right now? Kayo ba at this time, is there still a pressure for you to look good
and act like a queen nowadays, or is it more about public service given our current situation? Anyone could answer that. Not everyone is obliged to answer. Anyone can just at the top of their head talk right away. Who wants to go? For me. No, anyone can jump in. Anyone can jump in right away. I'll go first. Yeah. I'll go. For me, I think now is the time that we practice what we preach. We're always highlighting our advocacies, pero now is the time na talagang there aren't any events, there aren't any photo shoots, but we still have our platform. So talagang it's time that we actually use it, like, in a way na we can help other people and not just ganda-ganda. Kasi you can't ignore the fact that pageants talaga will focus on your looks. But now not every day we're wearing makeup or not dressed up every day. Ngayon lang kasi cash factor, di ba? Kaya nag-makeup tayo. Pero, wala palang makeup si Emma. Pero yun, like, now's the time that the world really needs it the most, and no pressure for us to look good. We just need to use our voice. We just need to help other people. We just need to post, like, something as simple as posting yung mga donations or information. Yun. So, to answer your question in short, personally, no pressure for me anymore to look a certain way kasi nga di naman kami nakikita ng tao. But the pressure is there to make your reign meaningful in a time like this. For me, it's not all about looking good eh. It's how you feel good about yourself. Kasi when you feel good about yourself, dun na lumalabas kung paano ka tutulong sa ibang tao, di ba? Dun na lumalabas, dun nag-radiate eh. So when you feel good about yourself, dun mas magaan tumulong sa ibang tao, mas magaan ng alagaan yung sarili mo, ganyan. So there's no pressure to look good. Kasi andun ka na eh. If you're really a queen, meron ka nung value of a true queen, and that is you're willing to help even there's no audience watching you. Wow, ang ganda ng answer mo. Diba? Kasi aminin naman talaga natin, there seems to be a witch hunt talaga, especially on social media, kung sino yung nagpo-post ng anything, kunyari, relevant about what's happening right now. Kapag kunyari, hindi kayo nag-post, sasabihin, ano kayo, ang tawag doon, yung parang, hindi kayo, indifferent kayo about what's happening right now, diba? So, at least, diba, parang, even at the tail end of your reign, you guys are still proactive and, you know, doing social and trying to be socially relevant at this time. Yun naman talaga, di ba? It's really parlaying, sabi nga ni Patch, parlaying something meaningful in your reign. So, let's go back to your Binibini journey. I still remember you guys, I covered you guys for 6 months. I think that last year's edition was the longest by far I have covered of a Binibining Pilipinas edition. So, tanong ko lang, paano nyo na, kasi kami napapagod kami, di ba? Parang left and right yung mga events yun, ng top photo shoots and events. Kami, Pageant Media, parang hingal na hingal kami following you guys. Kasi tapos di pa kayo natutulog, di ba? Lack of sleep. So, you guys were considered front runners for the crowns, lahat kayo. So, how were you able to sustain that? Siguro dahil pinaghandaan, prepared ka, so lahat ng gagawin mo, hindi ka mapapagod kasi you love what you do. And hindi nakakapagod kasi I have this support system, yung core group na nandyan sa side ko na they're cheering for me, tas yung Amazonas, yung family. So hindi yun nakakapagod, yung smile lang nila, yung sabihin lang nilang nandito kami, huwag ka mapagod, kaya mo yan. Parang mabuboost yung spirit mo, malilift yung spirit mo na, ah, kaya to. Parang hindi mo napapansin na, hala, 3 months na pala yun. Hala, ilang days na lang coronation na. Ako naman. for me naman, I also agree with Emma. Like, having the support system really helps you a lot.
Also, the sponsor of Potency was giving us a lot of vitamin C, so it really helped us throughout the whole pageant. Diba, guys? And surprisingly, you guys wouldn't even know about this, but in the final, during the final night, I was actually sick already. But downing on all the vitamin C and having like the phlegm for my throat, kahit sigaw ng nungso na pasig, kinayanan ko yun. So it's really the support of the people, giving your best, focusing, and just giving your all. May sakit ka pala nun? Hindi halata. Kami ni yun, San Bernardo. May sakit din. Oo! Mukhang wala kayong sakit, ha? Yung mga pag the way you handled your evening gown segment competition, parang ikaw nag-serpentina kasi Sam lumiyad-liyad din. Parang, ooh, imagine kung wala pa pala kayong sakit, no? Diba? So, girls, aminin talaga natin, last year's batch, yung batch niya talaga super strong. Super strong talaga. It was a good mix of newcomers, veterans, and crossovers. It was hard to really make a prediction. So, may mga ginawa ba kayong nakakaloka o nakakahiya para mapansin ng mga media tsaka ng pageant fans? Ako, wala akong naalala na ginawa ng something para mapansin ng, something na talagang mapapansin ka. Parang for me, wala naman akong ginawang bad or anything. Parang ganun. Mm-hmm. Para lang mapansin ng fans. Yun. So I think parang for me lang ha, you just have to be yourself lang every time. Kasi malalaman naman yun ng tao. So you don't have to do anything para lang, or ano tawag ng gimmick para mapansin ka. Parang for me, you just have to be yourself and malalaman yun ng tao and fans and supporters yun. Ako hindi ko siya ginawa on purpose. Pero napansin talaga ako dahil nag-bar exam ako, I feel like, 'di ba? Feeling ko yun yung like one of nakatulong. It could have been really good or really bad kasi kung hindi ako pumasa, syempre mababa yung tingin, like hindi man sinasadya, pero andun yung thought na ay hindi siya pumasa. So that's so crazy kasi sobrang crazy noon kasi if you know other bar candidates na nagtake ng bar exam, it's a personal matter, it's so private na naghihintay ka ng results mo, kasama mo lang pamilya mo, tapos hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, and then you need time to grieve kung hindi ka pumasa, and you need time to celebrate kung pumasa ka. And to do that in a public stage, yun yung sobrang crazy for me kasi wala, kawawa, diba? Kung i-judge ka ng mga tao, kung hindi lang, you have to deal with your own disappointment in yourself and you have to deal with the fact that you're gonna have to take the bar again. Tapos, alam pa ng lahat ng tao, and then it's gonna mess up your mindset or your motivation mag-compete. Syempre, low morale ka kasi you failed in something. So, asan yung confidence mo sa sarili mo? So, that was a huge risk for me na I shouldn't have, in retrospect, parang mali yung ginawa ko. But it paid off kasi it went another way naman. All eyes were really on you, Patch, talaga. Na-feel mo ba talaga yung pressure as early as that point na? Kasi all eyes were you eh. Yung bar exam lang yung topic ha, pero lahat nakatuon sa'yo. Parang, alam mo, they're waiting for you talaga, whether you'll pass or not. Oh, syempre, huge edge for me na may parang news item na, di ba, mga ganon. Pero it's okay. A different thing din naman. Alam din naman ng pageant fans na being smart will not necessarily make you the best fit for the crown. Yeah, true. Pero nakatulong talaga yung yung hype mo about your being, kasi about you being a soon-to-be lawyer talaga. Naalala ko yun talaga. Yung crew ng ABS talagang sa lahat ng event nakatutok sa'yo talaga. ikaw yung kinukunan for a soundbite. So, yeah, nakatulong din talaga. So, naramdaman mo ba yung pressure as early as that time? O nakadagdag pressure talaga yun sa'yo?
dagdag pressure, lalo na yung the day before nag-release yung bar results. Hindi ko sinasabi, tahimik ako sa Binibining Pilipinas, tahimik ako sa activity, tapos hindi ko sa kanila sinasabi. Tapos may isang taong, uy, patch bukas na, di ba? So lahat na sila, good luck, good luck. Sobrang kinakaba talaga, hindi na ako nagsasalita. Gusto ko na umuwi, tapos lahat sila, parang, thank you, well-meaning. Pero pressure, di ba? Lahat ng tao. Si Emma, ayan, I'll pray for you. Thank you, Emma. Yeah, super tahimik ni Patch that time, as in, hindi mo makausap. Mm-hmm. So, at least, di ba? Okay, yun. Kasi Patch, ano, practice yun for you handling pressure later on. Kasi tignan mo, ikaw tahimik ka lang, di ba? When faced with uncertainty and pressure, talagang okay, tatahimik lang ako, mag-iisip ako, ganito ng ganyan. Nakatulong ko, feeling ko nakatulong naman sa'yo. Tama. Yeah. So, last question before we wrap up this segment. Ano yung pinaka-memorable moment niyo of your reign so far? Since we have a few months to go till you crown your successor, any more plans to make it more meaningful? Well, I think for me, the most memorable as of the moment is still the crowning day. Because everyone was there. We were in the Araneta Coliseum, seeing everyone that's supporting you, your queen sisters. Everyone was just there. It was a beautiful feast, just celebrating being crowned and also having a title. So I think that's my most memorable moment as of the moment. Yeah. Tuwang-tuwa kami talaga sa iyo nung nanalo kang first runner-up. Parang yes, vindicated si Aya. Yes. Diba? Finally. Diba? Yo, kasi nakita, girls, nakita ko talaga, umiyak talaga ako kay Aya noong 2018 eh. Nakita ko siya palabas na ng Araneta after the finals. Talaga naiyak ako, parang sabi ko, kasi yung pressure na na-experience, parang yung nangyari kay Patch noong 2019, yung nangyari kay Aya noong 2018. Tapos, nung hindi siya nanalo, parang nalungkot ako kasi I've seen her journey that time din. So, from that, tapos, naging ano siya, naging title holder siya, nag-place siya, di ba, means a lot, di ba? So, natutuwa ako talaga, naaalala ko yun talaga. Tapos sinabi mo pa sa akin, don't cry, Adam, don't cry. So, parang on hindsight, naisip ko talaga, oh, di ba, dapat ikaw yung iiyak, ako yung magko-comfort, baligtad eh, siya yun. Hey, Adam, don't cry. Parang ako, hindi. Oo, parang sabi ko, ibang klase din tong babaeng to, ha. Parang, alam mo yun, parang, hindi ba, wala lang, parang doon ko lang nakita na, parang pag, when I recall back, parang wow, may tinatago kang, kasi tingin namin sa'yo no first try mo, parang ang hinhin, ang delicate, parang feeling ko iiyak ka kapag if you were pushed to extreme pressure, pero na-realize ko, ay mali pala kaming lahat, you're made of sterner stuff pala, so, diba? Looking back. So, moving on. Sino pang may favorite part ng reign nila? For me, yung coronation night talaga, yun yung favorite part ko. Kasi, parang antagal mong inantay. Doon sa lineup kasi ng winners, kung mapapansin nyo, ako lang yung returnee. Lahat sila first-timer. Oh, yeah. Tapos, sila Aya and Sam, sila kasi yung magkasunod na year na sumali, di ba, 2018 kayo. Ako kasi, five years akong napahinga. So, parang, may pressure. Kaya, nung nanalo, yun yung unforgettable moment ko. Kaya, nabansagan, tama ba yung Tagalog? Na happiest. Oo, nabansagan. So, yun. Chill ka lang kasi, parang, So, yun yung favorite part ko. Coronation night talaga, no? Mm-hmm. What about you, Leren and Aya? Patch? Ako, yung memorable moment ko. Ano, siguro, tanda niyo nung Q&A,
So yun yung hindi alam ata lang. Yun yung Q&A kwento part, di ba? Oh, kwento natin. Kasi di ba sa live, alam na ng lahat ng nangyayari. So sa TV, hindi alam yung nangyayari. So while waiting dun sa Q&A portion, so waiting, di ba? Ganyan. Tapos ako, nagpe-pray ako nun. Sabi ko, oh my God, ano kayang tatanong sa akin? So pray talaga ako. Kasi ako hindi pa natatawag yung ano, yung Laguna. So I was like, okay, sige, hinga ko, hinga, ganyan. Tapos na sila, ang galing nila sumagot and all, ganyan. Tapos, biglang kinlose na agad yung Q&A portion. And I was like, huh? Kasali ba ako sa top 15? So parang inisip ko doon. Wala. Why? Where did she go? Good hanger. Third world problems talaga. Internet connection natin. Ayan, she's trying to get back. Okay. She's trying to get back. Yes, naputol. Sorry. Yes, naputol. That's okay. Ocean ko, nandito na eh. Hanggang sa lipo na ba ng kwento, Leren? Ikaw na kaya magkwento, Em. So yun. So yun nga, naputol parang ako. Naputol yung connection. I mean, so akala ko hindi ako yun. So akala ko hindi ako part ng ano, ng top 15. So parang, oh my God, totoo ba to? So hindi na pala ako part. Tapos sabi ko, oh, sige, okay, nagkamali ata sila, hindi ako kasali. Tapos eventually, tinawag ako, tapos pinasagot naman ako. So, medyo ano lang siya, medyo sobrang kabado yung feeling na lutang. Tapos biglang ako na pala yung sasagot. Parang I'm in the middle na tinatanggap ko na, oh my God, hindi ako kasali sa top 15. Siguro hindi nga talaga ako kasali sa top 15. Tapos biglang, okay, Laguna, question. Tapos parang, okay, oh my God, walang pumapasok sa isip ko. Anong isasagot ko? Ganun yung totoong naramdaman ko noon. As in, walang pumapasok sa utak ko nung that time. Tapos huminga lang talaga ako ng mga malalim. Nahimingi ako ng malalim. Tapos, sabi ko, Lord, kayo na bahala. Tapos eventually, may lumabas sa bibig ko. Alam mo yun, parang kahit hindi ka nag-isip, bigla na lang siyang lumabas ng kusa. So yun yung pinaka-memorable na experience ko sa Binibining. Na extra pressure ka ba nung si Gloria Diaz yung nagtanong sa'yo ng question? May pressure. Extra pressure? Yes. Yeah. Extra pressure. Meron. Kasi, yun nga, naputol, tapos parang nawala ka sa focus. So, di ba parang iniintay mo yung Q&A? Ay, okay, ganun talaga ang buhay. Talagang ganun ang internet natin sa Pilipinas. Ayan na naman siya. Let's wait for her to come back. So ayun, naputol ulit ako. Yeah, so as you were saying, Leren. Yes. Mm-hmm. So na-pressure ka talaga kay Miss Gloria Diaz. Ay, nawala talaga. Ako sasagot so, para sa kanya. Go bash! Sige, anong sagot niya sa tingin mo? Ay, oo. Na-feel ko lang na pressured siya nun. Hindi ko sure, oo. At saka hanggang ngayon, feeling ko na. Ano yung tanong? Ano ba yung tanong? Diba, parang define success, something like that. Hindi niya expect na yun yung magiging question. Di ba, Leren? Wow. So thank you, Ems, for answering for me. Yun, so yun nga, hindi ko talaga alam, hindi ko in-expect na ganun yung question. As in talagang out of nowhere, oh my God, yun yung tanong. Tapos walang pumapasok sa isip ko talaga, swear. Tapos yun nga, parang sabi ko, Lord, kayo na bahala. Huminga na ako ng malalim. Tapos yun na, parang hindi, may lumabas na lang sa bibig ko. Na dire-diretso. So, yun.
At least na ito with mo, diba? Yeah, diba? That's what's most important.